Alam niyo ba ang prosesong pinagdadaanan ng bawat ulat dito sa Kabataan Express? Mula sa story idea, gagawa sila ng story proposal, magre-research, magbubook ng i-interviewin, mag-shoot at mag-i-interview. Tapos, base sa kanilang mga na-shoot, magsusulat na sila ng script. Ipapacheck ang script sa executive producer at pag okay na, i-voice nila ito at ipapa-edit sa editor. Talagang pinaghirapan ng mga PNN reporters ang mga ulat nila. Parang ganito din daw ang prosesong pinagdadaanan ng campus journalists. Pakibalita tayo kay Angela ng Manila Bureau. Kapag nagbubuklat kayo ng mga campus newspapers, naiisip niyo ba kung anong pinagdaanan ng mga naghahatid sa inyo ng balita? Alamin natin mula sa mga mismong campus journalists. Ako si Zovi De Manuel, 22 years old. Features writer ako ng UPLB Perspective. Ang Perspective ang opisyal na pahayagan ng University of the Philippines Los Baños, kung saan dalawang taon ng staffer si Jovi. Gusto ko kasi talagang magsulat, so passion ko talaga yung magsulat. Ayan, yun ang whiteboard. Doon nakalagay ko ano yung article sa isusulat namin. Pag nandito yung ano, lahat ng mag-i-edit. Sa pagpasok ni Jovi sa Perspective, nalaman niyang hindi basta-basta ang inilalathala ang isang artikulo. After siyang i-edit ng editor mo, kailangan mo pa siyang balikan, tapos i-revise, tapos edit ulit, tapos revise. So, ano talaga siya, nagde-demand talaga siya ng maraming oras. Tapos, ano din, meron din kaming press work na overnight minsan. So, dyan kami sa office natutulog. So, minsan pumapasok kami sa klase na hindi naliligaw. Okay. Kasi lalo na yung may mga maagang klases. Ayun. Pero nalaman kong hindi lang ito ang hamong maaaring harapin ng isang campus journalist. Ito si Rowena. Malunulat ng Catalyst, ang opisyal na pahayagan ng Polytechnic University of the Philippines. Noong centennial year ng PUP, nagkaroon ng project yung PUP officers na mag-set ng Guinness World Record bilang world's largest human rainbow. Tapos, yun nga, parang lahat ng mga PUP students ay emerge na sumali doon. Sa proyektong ito ng PUP, ang mga estudyante ay pinagbayad ng halagang 250 piso para sa Human Rainbow Kit. Lumabas yung balita na yung perang nakuha doon ay napunta sa official bank account ng Vice President for Finance ng PUP, which is illegal kasi merong registered na bank account yung Human Rainbow Foundation. Ibinalita ito ng Catalyst, kaya sinampahan sila ng kasong libelo ni Dr. Gloria Basa, ang Vice President for Finance ng PUP ng panahong iyon, kasama si Rowena sa apat na campus journalists na kinusuhan. Ito ang kauna-unahang kaso ng libelo sa kasaysayan ng PUP. Ngunit iba ang laging tingin ni Rowena sa libel case na iyon. Sabi nga ng isang journalist na parang you can never be called a true journalist unless you have a libel case. So parang yun, parang badge of honor na rin yun sa amin na may libel case kami. Ibig sabihin, yung mga susulat namin ay yung mga tipo ng balita na kinatatakutan ng mga taong may dapat ikatakot. Napakaganda nung reaksyon ng PUP students sa amin na sila mismo, sasabi nila sa amin na tama lang yung ginawa namin at hindi makataruhan yung ginawa pagkasampa sa amin ng libel case. Sa kasalukuyan ay wala na raw balita si Rowena hinggil sa libel case. Bagaman mariin pa rin ang pagtanggi ni Dr. Basa sa akusasyon na wala na rin ang interes ng magkabilang panig. Hindi nalalayo ang kaso ni Juvenel, apat na taong mamamahayag ng Pace Setter, ang opisyal na pahayagan ng Bulacan State University. Ang bad boys issue na ito ng kanilang pahayagan kung saan nasa pabalat sina BSU President Dr. Rosario Pimentel at ang Acting Vice President for Student Affairs si Rolando Gaspar ang naging punot dulo ng isa pang kasong libelo. Sinasaad sa artikulo ang di umano'y panggigipit ng administrasyon ng BSU sa mga estudyante. Halimbawa ay ang pagtatag ng Office of the Student Publication kung saan maaaring isailalim ang Pace Setter. Dapat independently nag-ooperate ang editorial board ng isang publication. And then, sa grading system, halimbawa nagkaroon ka ng 2.75 or 3.0 na average sa isang subject lang, mawawala na yung privilege mo na maging dean or na maging scholar. Ayon kay Mr. Antonio Del Rosario, Vice President for Student Affairs and Services ng BSU, misconduct
ang pagtawag ng bad boys sa mga administrador ng university. They feel that they have no reason or no grounds for believing that or for calling these people bad boys. So they feel offended, in other words. The people concerned feel that it's not right for the students to express disrespect in that manner. Sa libel case na yun, takot din ang naramdaman ni Juvenal. Baka maka-apekto sa aking academic performance at hindi ako maka-graduate or hindi ako makapag-take ng board exam or makapag-take man ako ng board exam, hindi ma-release yung lisensya ko kung makapasa man ako as a mechanical engineer. April 2006, nang formal na matanggap ni Juvenal ang kaso at nagpatuloy ang hearing hanggang Hulyo ng nasabing taon. September 2006, nang matanggap nila ang dismissal order. Babasahin ko yung isang paragraph. The interest of the society and the maintenance of good government demand a full discussion of the public affairs. Kung saan, yun lamang yung ginawa namin talaga. Ayon kay Journalism Professor Danilo Arao ng University of the Philippines, ang pagsasamparaw ng libelo sa mga campus journalists ay indikasyon lamang na nagagampanan ng mga mamamahayag na ito ang kanilang tungkuling mag-ulat. Kapag ikaw ay isang mamamahayag sa campus at ang sinusulat mo ay katiwalian ng mga opisyal sa iyong paaralan, syempre may masasaktan, may magagalit. Kaya sa ngayon, ginagamit yung libel bilang isang instrumento ng intimidasyon sa mga mamamahayag sa campus. At tunay ngang malaki ang papel na ginagampanan ng mga campus journalists, hindi lang sa loob ng kolehiyo. Kung gusto nating magkaroon ng mga responsableng mamamahayag sa mainstream at alternative media, dapat maaga pa lang ay sinasanay na sila hindi lamang sa pag-uulat, kundi dun sa pagtataguyod ng kalayaan sa pamamahayag. Sina Juvie, Rowena at Juvenal ay ilan lamang sa mga campus journalists na tumanggap sa hamong panatilihin ang diwa ng malayang pamamahayag sa loob ng kolehiyo. Naniniwala ko na yung writing ay pwede siyang makaambag sa social change o sa panlipunang pagbabago. Dapat na sinasalaman niya din yung ano ba yung social realities, ano ba yung nangyayari sa lipunan. Napakalaga ng role na ginagampanan ng isang student publication sa anumang university dahil siya yung nagsisilbing voice ng mga students at the same time, siya rin yung nagsisilbing eye-opener sa mga students para malaman nila hindi lang yung issues concerning the school pero issues na rin concerning the whole country. Ang pacesetter noon, siya talaga yung mouthpiece and then siya yung kalasag ng mga estudyante dito sa loob ng universidad. Sumbungan, at hindi lamang sumbungan, siya talaga yung kumikilos at nangunguna para ikilos yung ipaglaban kung ano yung para sa mga estudyante. Mula sa overnight press work ni Juvie hanggang sa mga kasong libelong isinampalaban kina Rowena at Juvenal, napatunayan kong hindi biro ang pagbuo ng isang campus newspaper. Kaya naman nakakalungkot na kung minsan may mga estudyanteng hindi pinapahalagahan ang mga pahayagang ito. Sana ay sumuling pagbuklat natin sa mga pahina ng ating campus newspapers na isa-isip natin ang pawis, pagod at prinsipyong kasamang isinusulat at inililimbag ng mga campus journalists. Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.